Eto mga idol, tutugtog tayo ngayon ng Narda. Bali, kanta ito ng Kamikaze noon sa kapanahon na natin ng mga 1980s, 1990s na kanta. Inabot natin ng year 2000 itong kanta na to. Yung kumanta nito, yung Kamikaze, Kayo Kasi, yan yung kumanta niyan. Ituro natin yung chords ng Narda. Medyo mabilis ang strumming ng Narda. At yung intro nito mga idol, plucking yung intro nito. Kukunin natin yung plucking. Maituro na rin sa inyo. Pero itong plucking na to mga idol, pinakinggan ko lang din to sa YouTube. Pero matagal ko nang natutunan itong plucking na to, mga ilang taon na rin. Nung paglabas nitong Narda na to, natutunan ko na din itong plucking. Ulit-ulit ko lang pinakinggan sa YouTube, hindi nakuha ko yung plucking. Ang chords nito mga idol, D. And then, B minor. And then G. A. And then D. Yun lang mga idol, din mamaya meron tayong mahalo na chords dun sa kanta, lalo na sa chorus. At para magandang tingnan mga idol, pwede tayong gumamit ng yun na yung minsan ginagamit natin yung power chords para magandang pakinggan. Halimbawa, itong D na to. D. So, ang strumming natin mabilis. Ang strumming natin. Halos down ang strum natin. Yan, puro down. D minor. Natin A. Ayan. After ng A, meron pa siyang B minor, C sharp minor, D, or pwede rin B, C sharp, and then D. D lang ito mga idol, or ito D. So, para maganda siyang tingnan, lalo pat medyo rock yung kanta, pwedeng ito na yung ginagamit yung power chords. Halimbawa yung D, dito natin kukunin D, at i-highlights natin itong bass. Ayan, dito yung D natin. Dito natin kukunin D. B minor, ganyan. Yung iba nga, ito D. And then, dito din yung B minor. Ito na yung gamit ng power chords mga idol. Kung gusto niyo yung i-power chords, maganda siyang tingnan. So, D. B minor. Power chords, dito lang sa tatlong string. Yun lang halos ginagamit sa power chord. So, ito yung B minor natin. At kung itatanong mo naman, paano naging B minor to, pwede nyo panoorin yung mga na nauna kong video na itinuro ko doon kung paano yung mga pattern ng chords. Bakit B minor ito at paano natin matandaan na ito nga yung B minor. B minor, katunog ng B minor dito. B minor, and then B minor. D, and then D, A, and then A. So, ito na yung gagamitin natin yung power chords para maganda siyang tingnan. D, D minor, and then sunod G, o G ganyan, G minor yung gawa ko sa G. Pero dahil power chords lang naman to, kahit hindi mo na ilagay ito kasi pang 4th string ito eh. So, tatlo lang naman kalimit yung ginagamit pang power chords. And then A. And then, yun yung sinasabi ko na
mabilis. D. So, start na tayo ng intro, mga idol, tutorial natin yung intro. Ang intro nito, start sa plucking, parang D lang siya. And then, itong D, alisin mo lang itong gitna. D lang siya, alisin mo yung gitna. So, mag-highlights na yan ng bass, and then ito. Itong isa, third fret, second string. Dito natin kukunin yung intro, D. Hindi mo to alisin yung second string sa third frets. Magbabago lang tayo sa bass. Ito, sundin natin yung chords mga idol. D. D. B minor. B minor. G. Wala nagbabago dun sa chords. A. Pwede mo siyang ilagay dito. Basta ma-highlight mo yung bass ng A. So, ang hammer na yan, D lang din yan, ginawa mong D-sus. So, yun lang yung intro. Kukunin pa rin natin yung intro dun sa chords natin na D, B minor, G, A, and then balik sa D. Dito natin kukunin yung intro sa basic chords natin. And then, pag pangalawang intro, yung mabilis na na-strum, gamitan natin nitong power chords. So, tuloy-tuloy natin yung intro mga idol ganyan. D, pero alisin mo itong gitna. Ang ganito. B minor. A, F7, tanggal. Ulitin natin sa umpisa. D. B minor. G. A. Ulitin pa natin na isang beses mga idol. Ano? D. Laging i-highlights niyo itong bass. Kung D, ito yung bass niya. Kung B minor, ito. Kasi ganyan. So, ganyan lang din. Huwag na itong alisin. Ito. Naka-permanente na yan. At yung string na kakalabi din natin, itong second string, tsaka itong last string. First string. Ito yun. First string, second string, and then yung bass. Kung saan yung chords, doon tayo magpabass. So, ulitin natin. Start sa D. Bass. Itong tatlong string lang, itong bass natin. And then, second string, and then yung first string. Full intro natin, ganito na. Doon yung intro natin na plucking, and then may karugtong pa na intro yan, yung mabilis na strum. D. D minor. G. A. So, ayan. Yun yung ginawa ng iba na doon ginagamit yung power chords. So, yung D, B minor, G, and A. After intro, dito kinukuha yung power chords. Itutuloy natin yung plucking natin intro, din yung power chords.
din power chords tayo, D. B minor. G. A. So, ayan. Ang chords naman ng verse 1, walang pinagkaiba dun sa intro natin. Tuloy-tuloy lang yun. Ganito ang pag-isabay natin sa kanta ng verse 1, D. Yung strum na niya puro pababa, and then yung string natin, dahil power chords tayo, halos itong tatlo lang, itong 4-5-6 na string, yung bass string natin. So tuloy-tuloy lang yun mula intro hanggang sa kanta, ganun lang yung chords, and then ganun lang yung strumming, and then ganun lang yung power chords na ginagamit natin. Sa chorus, ganun lang din. Walang nagbabago dun sa chords, mga idol. So, ganun lang din. G. A. Plucking, and then yung strumming nung, walang problema sa strumming kasi puro tayo down. Yung power chords naman, walang problema din kasi yun lang yung chords, gagayain mo lang dito sa power chords na chords. So, yung D, dito mo siya kukunin. D, B minor, dito yung B minor. G, dito na talaga yung G, kasi pag dito natin kunin, hindi natin magagamit yung power chords. Dito na tayo, mas maganda ito. And then A, dito mo siya kunin, A. Okay, maraming salamat sa panonood, mga idol.